pagsubay niyo ang Panginoon. Napaganda ng araw nito, bagamat mayroon tayong hinihintay na bagyo, makulindig. Pangalawa, palagay ko, wala na mag-uwian na maaga kasi nasa airport tayo sa kagandahan loob ng siyudad ng San Pedro. At maganda rin yung tema natin, Katekista, Banal at Bayani. Ito ay sakayon sa ipinagdiriwang natin ngayon ito ang taon ng mga laiko, Year of the Lady. Halos ito rin ang tema ng Year of the Lady. Ang tema ito ay galing sa ECCE, Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Katekista, Banal at Bayani. Palagay ko, madaling pag-usapan yung kung paano ang pagiging bayani. Di ba? Madali yun eh. Kasi nakagawa at gumawa ka man ng isang maliit na bagay, pwede ka na matawag na bayani. O baka naman may pangalan dito na nagkakalang bayani. Di ba? Madali. Pero ang isang malaking katanungan ay kung paano ang katekista ay magiging banal. Kaya tatanda ninyo, pagka tinawag kayo ang katekista, bibi na kayo. Bibi. Mayroong ibang kahulugan pag tinawag ka ng bibi. Diba? Lagyan mo na lang, ang bawat, ano ibig sabihin niya? Yan. Ayaw natin na dumating ang mga katekista ng diocese ng San Pablo ay magiging B.O.B.O. Ha? Mas maganda siguro ang katekista ay magiging banal at bayani. Ang sabi ko nga, mahirap yung magpapabanal. Sapagkat ang hinihingi sa atin ay kung paano natin iaangkop ang ating mga gawain sa gawain ng Panginoon. Kahit man sa simpleng celebration na gagawin natin ngayon ng ibangan ito. At sana ang celebration na ito ay maging celebration na tunay na may papakita natin yung kabanalan. Ang sabi ko ay pagiging banal, yung maampo yung ating mga gawain sa gawain ng Panginoon. At maganda na kung saan ito'y pinasimulan natin sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, pagkatapos ng panalangin, mayroong pagdanta. Si Ben kanina pinapanood ko nagmamagaling. Pero sa totoo, senior citizen na siya. Ang akala niya makakalundan pa siya ng napakataas. Imposible. Ang bala ko sana kanina, paggagawan ko o makikiusap ako kay Ben na patatalunin ko simula sa stage hanggang sa baba. Pero hindi na niya kaya. Ito yung mga simpleng gawain naman. Yung araw nito, ang sabi niya, pakiusap niya kanina, alisin niyo muna yung mga bagay na makakahag na para kayo'y maging masaya. Alisin niyo muna sa inyong mga isipan ang mga bagay na kung saan makakabalaki na maging tunay na selebrasyon ang umaga ito, ang buong maghapon ito. Inyong araw ito, at gawin din natin araw ng Panginoon, araw ninyo, araw na dapat natin ipagpasalamat, lalo-lalo na yung ating mga gawain, at araw na kung saan tayo ay makita natin sa bawat isa sa ating mga pagdiriwang nito, ang presensya, hindi lamang ng bawat isa, kundi ang presensya ng Diyos. Tingnan niyo muna yung mga katabi. Yan. Dahil ang itsura yan ng Panginoon. Amen? Amuyin niyo yung mga katabi ninyo. Amuyin niyo. Amuyan ng Panginoon, hindi pa naliligo. Sa mga ganito, kapag diriwang, mas maganda siguro
kung ipapakita natin kung ano ba ang katikista na banal at kabayanin. Palapakan po natin ang ating mga sarili. Salamat.